So si Saint Joseph, isa sa mga santo na napaka-importante sa spiritual warfare, mga kapatid. Pero hindi siya masyadong nabigyan ng pansin, no? Hindi, maraming hindi nakakaalam sa role ni Saint Joseph sa spiritual warfare. Actually, ang tawag sa kanya ay, ang kanyang title ay Terror of Demons. Eh, wala namang masyadong mga description sa kanya sa Bible, no? Bakit siya tinawag na Terror of Demons? Wala naman siyang, wala namang record na nagpaalis siya ng demonyo sa ano, katawan ng tao, o nag-exorcise siya, no? Bakit siya tinawag na Terror of Demons? Okay. So, before natin explain, ito lahat, simula ng explanation natin, ito ay dahan-dahan na malalaman natin kung bakit naging Terror of Demon si Saint Joseph. Para maintindihan nyo, isipin natin na ang sa daigdig ng Diyos, sa mundo ng Diyos, no? Sa kanyang bokabularyo, ang pakikipagdigma ay iba. Sa atin, pag nakarinig ka ng pakikipagdigma, Armalite, M16, putukan, barilan, suntukan, no? Pero itong sa likod ko, si Jesus, tingnan nyo, yan ang pinaka matindi sa lahat ng pakikipagdigma. Wala nang tatalo dyan, wala nang hihigit pa dyan. Sa bokabularyo ng ating Panginoon, kabaligtaran ang digmaan ng kabutihan sa digmaan ng kasamaan. No? Ang digmaan ng ng kasamaan ay puro dahas. No? Puro paghihigante. Puro pisikal. Pag-aaway. Pero dito sa digmaan, spiritual warfare ng ating Diyos, nadadaig natin ang kalaban sa ating pananampalataya, sa ating panatag na pananampalataya, sa ating pagsunod, sa ating pagpakumbaba, no? Sa ating taus-pusong pag kung sa ano, trust, no? Trust in God with hope and love. Yan ang ating weapon. So, baka mag-isip kayo o malito, bakit siya naging Terror of Demon, wala namang aksyon. Dito natin maintindihan dahan-dahan. So, sa paghanap ng Ama, ilagay natin ang ating mga isip sa isip ng Ama, ng Diyos Ama. Naghahanap siya ng mag-aalaga, magbabantay sa kanyang anak, pinakamamahal niyang anak, no? The second person, Jesus Christ, the Word of God, will become flesh. Kailangan niya ng taong maggagampanan ang pagiging ama dito sa lupa. So may maghanap siya ng tao na karapat-dapat nito. Meron siyang criteria, no? The guardian of his beloved son and the husband of the child's mother. So una, dapat ang hahanapin niya na papasok sa kanyang criteria, ang taong ito dapat ay banal. At saka, kasi kailangan, napakabanal lang taong ito kasi siya ay magiging asawa ng babaeng walang kasalanan. At saka siya ay mag-aalaga, mag-aaruga sa batang walang kasalanan. So dapat siya ay napakabanal. Huh? And si Mama Mary ay kailangan niya ng banal na kasama sa pamilya na magiging role model
magiging holy family. No? Kailangan ng role model yung bata. Sabihin nyo, eh, wala namang imposible sa Diyos. Kahit sinong pipilian niyang lalaki, pwedeng bumait. No. Hindi ganon ang kalakaran ng Diyos. Kailangan pa rin nating mag-cooperate. Kahit si Mama Mary, no? Kailangan pa rin kunin ang kanyang pahintulot. Kailangan pa rin niyang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatrabaho na parang magic ang lahat. So, kailangan pa rin nating mag-cooperate. So, itong si Saint Joseph, no, ay napakabanal na tao. Pangalawa, hindi lang banal, kundi dapat ang taong to ay good provider, no? Siya ay handa magtrabaho, siya ay masipag, no? Para makapaghanap ng matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Tapos iisipin niyo naman, ay hindi na kailangan. Ang Diyos, kahit hindi sila magtatrabaho, bibigyan sila ng pagkain. No, hindi ganoon ang Diyos. Kahit nga si Jesus nagugutom na, tinutuksyon na ng demonyo na gawin ang bato na maging tinapay, hindi niya ginawa. Kasi hindi ganoon ang gawain ng Diyos. Lahat tatrabahoin nila, sila ay umaasa lamang sa tulong at gabay ng ating Diyos sa langit. Pero kailangan nilang magtrabaho lahat. So, siya ay isang masigasig at masipag na tao dapat. At saka, kailangan niya ring maging resourceful sa atin pa, maabilidad. Kasi, for example, nung wala silang matutuluyan at manganganak na si Santa Maria, no? Siya ay kaya niyang gawin ang anong tawag doon sa manger, no? Ng tinitirhan ng mga hayop. Kaya niyang gumawa ng crib inside the manger, no? Ginawa niyang crib ang manger para matulugan ng bata. So, siya ay isang resourceful, hardworking, holy man. Ito yung mga katangian ng isang terror of demon. Okay? Makakapulo tayo ng aral dito, mga kapatid, sa mga katangian ni Saint Joseph. Tinitingnan natin na parang automatic, pero ito mga katangian na dapat sundin ng lahat ng ama para siya ay maging matagumpay sa pakikipagsapalaran sa espiritual na digmaan at sa kanya-kanyang buhay, no? So he is a holy man, he is a good provider, no? Pero higit pa diyan siya ay dapat ay mighty warrior. Dapat siya ay mighty warrior sa espiritual. Paano? Kasi ang Holy Family, ang banal na pamilya, ay parang isang maliit na siyudad na pinapalibutan ng mataas na pader na parating inaatake ng demonyo. Sino ba ang pinakamumuhian ng demonyo sa lahat ng mundo, sa balat ng lupa at sa lahat ng kasaysayan ng mundo? Ang banal na pamilya. The Holy Family, in every minute, every second, ay inaatake ng demonyo. Gusto silang patayin. Sino pa ba ang mortal enemy? Si Jesus. Si Jesus, the incarnation, is the reason kung bakit nagrebelde si Lucifer. Huh? So wala nang kinamumuhian pa ang demonyo, ang banal na pamilya. Pagsimula pa lang ng annunciation, nagsimula na ang atake ng ancient foe.
So, sino ba ang haligi nila na magtatanggol sa kanila? Walang iba kundi si Saint Joseph. So, siya ang parang pader o gate or high wall na magdepensa sa kanyang pamilya. God chose Saint Joseph. Ang description sa Bible sa Matthew chapter 1 verse 19, he was a just man. Yun lang, napakasimple lang ng ano, pero according to our sacred tradition, this explanation by the ating church fathers, etong just man ay napaka-loaded na word, no? He is a holy man, hardworking, resourceful carpenter. Okay. So nung inaatake na siya ng demonyo, saan umaatake yung demonyo? Mostly sa isip. Dito sa isip natin umaatake. So ang kanyang armor ay ang kanyang character. Ang kanyang pagka matuwid. At saka yung kanyang weapon ay nagpoprotekta sa kanya laban sa mga atake sa pag-iisip, sa mga insinuation, sa mga intriga ng demonyo, sa mga pagdududa. Tinutukso siya ng despair, discouragement, no? At jealousy, lahat ng mga atake ng demonyo. I'm sure kayo din inaatake ng ganon every time. So, pwede natin itong tularan. The armor of his character na magiging matuwid, at sa kanyang weapon na kanya ang kanyang righteous conduct where there's sure defense against the attack of the enemy. So nung nalaman ni Saint Joseph na si Mary ay nagdadalang tao, siyempre agad the devil thoughts came furiously. Papasok yung intriga ng demonyo. Oh, adulteress. Eh, nararapat siyang iakusa sa publiko at ibabato. Kasi immoral siya, no? Dapat siyang batuhin. Because during the time, stoning to death is the penalty for adulteress. Pero dahil sa kanyang pagkamatuwid at hindi mapaghusgang puso, no? Kahit hindi niya ito naintindihan ang nangyayari, nangibabaw ang kanyang maging mapagmahal at mapagpatawad. He is merciful and his kindness, no? Ito ay naging shield ni Mama Mary. So ang plano na lang niya ay si Maria will be sent away quietly, no? Para protektahan niya rin ang dangal ni Maria sa mga mapanlait na mga dila. Tapos, nung Angel Gabriel nagpakita sa kanya sa panaginip, ito ay kanyang tinanggap ng buong puso, no? Tapat niyang tinanggap na walang pagdududa. Kaya ito ang katangian na maganda kay Saint Joseph. Ang kanyang pananampalataya, no? Na napaka kung saan pa hugot nga pagtuo sa Bisaya. A strong faith na kahit sa panaginip lang tinanggap niya na ito ay galing, ito ay salita ng Diyos at saka hindi niya pinagdudahan ang Diyos. Kahit na ang demonyo ay maglalagay ng mga pagdududa sa isip niya na paano, example ng mga pagdududa na mga pinapasok ng demonyo sa isip niya, paano magdalang tao ang isang babae sa Holy Spirit? First time mangyayari yan. Hindi pa naririnig yan. Ano yan? Imbento? O ano yan? Hogwash? Ano yan? Palusot, no? Or blasphemy. Pero kahit hindi niya na lubos maintindihan ang nangyayari, tinanggap niya ito ng taos puso na ito'y galing, mensahe galing sa Diyos. Okay.
So yun ang katangian ng isang terror of demon. Napaka-stable. So hindi mo naman kasi, mga kapatid, malalabanan ang demonyo sa ating mga itak, sa ating mga barel, at saka sa ating mga mainit na ulo. Ating madadaig ang atake ng demonyo sa ating pananalig, no? Sa ating mahigpit na pananalig sa Diyos na hindi matitinag, umaasa parati sa Diyos, mapakumbaba at hindi nag-aalboroto. So para sa kanya, he stood firm in his confidence that God speaks only the truth. He would bravely endure the whispered rumors of the devil at saka sa mga tao, sa mga pangungutya ng mga tao, no? Na ang pagkalalaki niya ay niyurakan dahil si Maria ay nagdadalang tao, hindi naman siya ang ama. Ganon. Yan ay nilabanan niya lahat at binaliwala niya. So together with Mary, hinarap nila ang kalaban and they stared them in the face. Huh? Hindi natin nakikita, pero yan ang itsura ng pakikipaglaban nila. Pagtingnan mo, parang mga tao lang ang kaharap nila, pero ang sa likod ng lahat ng instigasyon ay demonyo. God was at their side, and ang kailangan lang nilang gawin ay susundin ang gabay ng Diyos. Susundin ang kalooban ng Diyos at all cost. So dahil dito, ay lalong napupuot ang demonyo. No? Napupuot si Satanas. Pinipresent si Joseph at saka si Mama Mary ng mga tukso, galit, doubt, takot, siyempre sa panahon na noon, no? Daming uncertainty, no? Pero lahat 'yan hindi umubra, hindi umepekto. So kailangan ngayon ng demonyo ng plan B, mas maigting na pag-atake kasi hindi umubra yung mga doubt, fear na mga tukso sa kanila. Ang ginamit niya ngayon ay si Herod. Si Herod ay isang ambisyoso, arrogante na politiko, no? At saka ito ay mainit ang ulo ng taong to. Grabe ang ambisyon na kanya niya sa kapangyarihan, at saka nilagay niya sa isip ni Herod na si Jesus ay magiging karibal niya. So dapat siyang i-assassinate at any cost, no? So ang history ni Herod, kung mababasa nyo, kahit pamilya niya, pinapatay niya. Yung mga kapatid niya, halos lahat yata, if I'm not mistaken, ng mga kapatid niya, pinapatay niya. Lahat para walang, hindi matreten, no? Hindi matitinag ang kanyang ng kapangyarihan na may susunod o may aagaw sa kanyang trono. Ganon siya kapraning. So nung nalaman niya galing sa mga tatlong wise man na merong bata na hari, yun, doon na tinag ang kanyang pride. So in order niya ang massacre of the innocents. Yung mga lahat ng mga bata na kasing edad ni Jesus, during the time inestimate nila, patayin. So para sa kanya, walang epekto sa kanya yon kasi sanay na siya sa mga ganong gawain ng pagpatay kahit nga pamilya niya, no? So yan ang isa sa pinaka mga maniobra ng demonyo. So ang aral na mapupulot natin dito, mga kapatid, kung may mga nag-uusig sa ating mga tao, huwag natin kalimutan na ang sa likod niyan ay ang demonyo, no? So kailangan lang natin na gawin ang tama. Huwag tayong gumawa ng mga hindi yung mga labag sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong maghigante. Huwag tayong pumunta sa mga illegal na solusyon. Hindi,
tayo ay umasa na gawin ang nasa commandments, ang utos ng Diyos. Being honest, no? Being gentle, being humble, ganon. And then, hindi pa natapos doon. So, bakit nakaligtas si Jesus galing sa massacre? Kasi nagpapanaginip naman ang anghel kay Jose, kay Saint Joseph, na dalhin ang bata, ang kanilang pamilya, sa Egypt. Take the child and mother and flee. Anong aral ang ating mapupulot dito, mga kapatid? Sabihin, ang iba, kasi andyan na sila kay God, nagsiserve sila kay God, strong na ang kanilang faith. Minsan tayo mag lalaki ang tenga natin, lalaki ang ulo. Para tayong yumayabang minsan sa ating mga kilos sa araw-araw na buhay. Sabihin natin, kung meron akong paniniwala sa Diyos, may pananampalataya ako, strong ang faith ko, so protektahan ako. So, ang ibang tao, hindi na gumagawa ng mga dapat nilang mga hakbang na gawin dito sa mundo para sila ay magiging ligtas. Like, pagsuot ng helmet, pag-iwas sa gulo, pag-iwas sa mga delikadong mga tao, delikadong lugar, iiwas. Yung iba, nagpapatapang-tapangan kasi ang Diyos, hindi sila pababayaan ng Diyos. Pag ganyan ang ginawa mo, mga kapatid, hindi ka mag-iingat kasi ang Diyos andyan. Para kang yung demonyo na tinutukso si Jesus na tumalon ka kasi tutulungan ka ng mga anghel na mga paa mo ay hindi masusugatan. Para mong tinutukso ang Diyos. Tingnan mo dito, anong aral makukuha natin? Kahit si Jesus na sobrang makapangyarihan, ang mundo ay ginawa dahil sa kanya, no? God of the universe, kailangan pang mag-iskapo. Kita niya yan? Malaking aral to sa atin, mga kapatid. Kahit nga Diyos, the King of Kings, Lord of Lords, kailangan mag-iskapo. Ginawa, may gagawin ka. Hindi lang yung, kasi ang Diyos, makapangyarihan. Andiyan lang siya sa Israel, sa Jerusalem. Poproteksyonan siya, walang mangyayari. No! Napansin nyo? Kailangan nila pumunta sa Egypt para mag-escape. Para tumakas sa kamay ni Herod. At nag-stay sila doon ng 3 years. At saka, pinapanaginip si Joseph after 3 years nung bumalik na kasi namatay na si Herod. Kita mo? Kailangan natin gawin ang ating makakaya dito sa lupa. Ang Diyos ay magagabay sa atin. Tutulungan niya tayo. So, sigurado tayo nung pinaginip na naman siya, meron na namang mga duda na nilalagay ang demonyo sa isip ni Jose. Aalis ka sa gitna ng gabi na wala ka namang mga provisions, like hindi ka pa nakapaghanda ng mga pagkain, damit, hindi mo pa napaalam yung mga pamilya mo, at saka yung Egypt, yung daan papuntang Egypt, napakalayo. Maraming mga mandurugas, hold upper, mga ahas, scorpion, no? At dahil lang sa isang panaginip, sigurado ka bang panaginip po talaga galing sa Diyos yun? O baka sariling guni-guni mo lang? Yun. Yun ang mahirap sa sitwasyon ni Saint Joseph. Hindi talaga yung napakita yung anghel sa harap niya, gising siya. Panaginip. Pero siya ay matatag na naniniwala sa Diyos, no? Kung sila ay nagduda at hindi sumunod kaagad, malamang si Jesus ay baka masali doon.
sabihin nyo, ay, walang mangyayari kay Jesus, eh, Diyos na eh. Kung sa palabas pa, starring, walang mangyayari sa starring. No. Huwag kayong mag-isip ng ganon. Kasi ang Diyos ay hindi nag-ooperate sa magic. Na? So, Joseph's instant faith filled obedience thwarted the enemy siege. So, nabigo ang plano ng demonyo na gamit si Herod bilang instrumento. So, afternoon, nakita natin si Jesus sinundo ng kanyang mama at saka papa sa templo. 3 days na wala. Pagkatapos doon, wala nang mention about Saint Joseph. But for sure, those hidden years of the Holy Family, lahat ng mga atake sa kanila in the hidden years of Jesus, of the Holy Family, hindi nagtagumpay dahil sa protection ni Joseph. Of course, hindi natin dinidiscount ang protection ni God. Of course, but God uses representative. God uses always representative. Remember Peter? Peter as the head representative of God in his church. Kailangan niya ng representante. Every time na si God mag-save, no? Liligtas niya ang Israel. Magamit siya ng mga judges. Sila ni Gideon, Samson, diba? Yun ang mga judges, example, na nagliligtas. Gumagamit siya ng instrumento. At this time, pinaka mataas na misyon sa kasaysayan ng sanlibutan, maliban siyempre kay Jesus sa kay Mama Mary, ay si Saint Joseph, because he is in charge in protecting the Holy Family. Hindi yan madaling job description, no? So siya ang confident na makapagsabi, na kasi forefather niya si David, "Let God arise and let his enemies be scattered." Yeah. He can confidently say that. And then after Saint Joseph left this world, for the next, kinuha na siya ang buhay niya, he went on to take on the mantle of a defender. Defender siya, hindi lang sa Holy Family, kundi ginawaran siya ng ating simbahan to be the protector and defender of the whole church. Kasi si Jesus, no, is the head of his church. And during the lifetime of Jesus and Mary, they were protected by Saint Joseph. So that's why karapat-dapat lamang natawagin siya the defender of the whole church. So maraming mga title in the past ang binigay kay Saint Joseph. Example, guardian of virgins, pillar of families, patron of the dying, no? Protector of the Holy Church. Pero yan mga title, lahat yan ni Saint Joseph. Pero wala nang mas babagay pa sa kanya sa title na terror of demons. Meaning, ang mga demonyo ay natatakot talaga sa kanya. No? Natatakot talaga sa kanya dahil sa kanyang pananalig. Steady faith na hindi nababagabag, hindi natitinag sa gitna ng mga unos ng buhay, sa gitna ng mga tribulation, ng mga atake, pang-uusig. Very steady. Di ba, ang sarap makakita ng taong ganun, yung hindi kaagad nagpapanik, kalma lang. Okay, firstly, what is terror?
ano yung word, meaning ng word na terror. Ang terror is the opposite of hope. Yung hope ay isa sa mga theological virtue, no? Faith, hope, and love. Importante yan, no? Yan ang ating matanggap sa binyag. Yung faith, hope, and love. So yung faith, meron kang pananalig. Yung hope, umaasa ka sa Diyos, no? So yung hope ay kabaligtaran ng terror. Yung terror, nagdududa ka, nawawalan ka ng pag-asa na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo at lahat ng nangyayari sa buhay mo ay patungo sa kabutihan mo. Because God loves you and wills what is best for you. Huh? So, ang kanyang kalooban ay lahat para sa kabutihan mo. So, that is terror. At yan ay kapatid ng despair. At ang Diyos ay hindi na nasisihan sa taong na-victim or napasa sa ilalim ng terror. In the diary of Saint Faustina, no, sumulat siya that tungkol sa terror of the dying souls. Kaya sa mga malapit ng mamamatay, lalo na yung mga nasa nakakalungkot isipin, left and right na namamatay sa COVID ngayon dito sa Pilipinas, no? At saka ang nakakalungkot dito ngayon kasi namamatay sila na wala sa kapiling nila ang kanilang pamilya kasi ina-isolate sila, no? Namamatay sila mag-isa. Kung meron man silang kasama, isa lang, at saka minsan hindi pa nila kamag-anak. They die and then after that, susunugin, no? So, lahat, hindi lang yung mga COVID patients, kundi lahat mga cancer patients, dumaranas sa tawag na terror. Sinulat to ni in Revelation sa kanya ng Diyos, si Saint Faustina, na mga namamatay undergoes the terror of the dying soul. No? So, natatakot tayo kung ano ang kahinatnan natin, no? Sa kabilang buhay, kay wala, hindi naman natin na-experience 'yan. Naririnig lang natin mga kwento-kwento pero hindi natin personal na experience. So kahit nga si Saint Faustina dumaan din sa tawag na terror, no? Meron siyang moments of terror. At saka pinagsabihan siya ni Jesus. Rebuke means pinagsabihan or pinagalitan dahil hindi nasisihan ng Diyos pag ang isang tao ay napupunta sa terror. Kasi yan ay insulto sa kanya. Insulto sa kanyang divine providence at saka divine mercy. Sabi niya sa diary page 453, I am displeased when a soul yields to vain terrors. Who will dare to touch you when you are with me? No? Hindi ako nasisihan na ako'y nalulungkot. Kung ang isang kaluluwa o isang tao ay nagpapabighani sa mga walang kabuluhang takot. No? Nagpapadala sa mga walang kabuluhang takot. Alam mo naman, marami tayong mga kinakatakutan na walang kabuluhan. Yung nanghihiram tayo ng problema sa hindi pa dumadating na mga araw. O ano kaya kakainin ko next week? O baka ito mangyari ito, ano na lang ako? No? So, paano na lang mga anak ko? Tapos napupunan na ng sindak. Yan ang word sa Tagalog na siguro pinakamaganda sa terror, sindak. No? So, nadadala ka sa mga walang kabuluhan na mga sindak. Sabi ni Jesus, sino ba ang magtatangka na gumalaw sa inyo kung kasama niyo ako? Jesus, our stronghold, our defender, our creator, the mighty warrior, di ba? Sino? Most dear to me, masyadong malapit sa puso ko ang tao na
malakas ang kanyang paniniwala sa aking kabutihan, no? At saka sa mahigpit, sa mahigpit na pag-umaasa sa akin, no? Believes in my goodness and has complete trust in me. Gusto mong mapasiya ang Diyos? Gusto mong masiyahan ang ating Panginoon? Trust in Him perfectly. Kahit anong mangyari sa iyo, tanggapin mo na yan ay makakabuti sa iyo. Yan ay galing sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Niya yan hahayaan na mangyari sa iyo kung wala Siyang planong mabuti sa iyo. And then, Saint Faustina would eventually learn to whom she can turn. So sa panahon ng kanyang mga terror, alam niya kung sino siya, kanino siya na santo hihingi ng tulong. At tinuruan siya ni Jesus na si Saint Joseph ang magandang lalapitan niya. No? It was none other than Jesus, the foster father of Saint Joseph. Si Jesus ang nagturo sa kanya na pumunta kay Saint Joseph pag siya ay nakaranas ng mga ganong terror. And then the famous litany. So mga kapatid, merong litany si Saint Joseph. Identifies him under the terror of demons. No? So hindi na natin to babasahin kasi mataas. Pwede niyong i-research, i-google to, the litany of Saint Joseph. Ay napaka-epektibo for spiritual warfare. So, ang sabi dito, God promised that the man entrusted by God with singular mission of caring and protecting for the Holy Family ay binigyan ng biyaya ng Diyos na mag-strike ng terror, strike ng fear sa kanino? Sa forces of darkness. Hindi natin lubos maalam kung paano yan. Ang Diyos ang nagbigay ng grace kay Saint Joseph to strike fear in the forces of darkness. And ang demons do not stand a chance against Saint Joseph, sabi ni Saint Faustina. No, sulat ni Saint Faustina. Demons do not stand a chance. So now let's start having devotion with Saint Joseph. Especially this year, 2021, is the year of Saint Joseph. No? Saint Joseph, no, urged me, pinayuhan ako ni Saint Joseph, sabi ni Saint Faustina, na magkaroon ng constant devotion to him. So itong mga COVID na to, itong mga terorista na nangyayari sa ating bansa, let us dagdagan natin yung mga devotion natin, no? Ito pa isa, Litany of Saint Joseph, the terror of demons. And he has promised me this special help and protection. So kung ating ma-discover na tayo ay parang madaig ng mga pagsubok ng buhay, para na tayong madadaig, no? Parang wala na tayong pag-asa, tingin mo, no? Turn to Saint Joseph. Turn to Saint Joseph. Because he was a man who in his earthly life never succumbed to vain terrors. Napaka-stable ni Saint Joseph. Never siyang nadala sa mga sindak ng mga pagsubok sa buhay. He remained ever grounded in faith, attuned to the will of God in his life. So, siya ang santo, mga kapatid, na pupuntahan natin kung sa tingin mo, when the forces are beyond your control, including demonic forces. Sa mga, may mga ano sa bahay nyo, may mga cast of spells, no? May mga sa ano pa, may mga barang o lumay o mga ganon, turn to Him. And seek to unsettle you and pull you toward despair. Yan. Pag may para kang hinahatak, para maging ma-despair at makamasindak,
punta ka kay St. Joseph. At saka sa bago tayo mamatay, minsan, no? Magsasabi yung mga malapit na mamatay, ay, nakikita ko yung ano, tiya ko, lolo ko, nanay ko sa pintuan, parang kukunin na ako, sinusundo. O, mag-ingat tayo dyan, hindi po yan mga kaluluwa ng ating mga kamag-anak, yan ay mga demonyo nagpapanggap, no? So, umatake talaga ang demonyo, lalagyan kanya ng mga pagdududa, ang sama-sama mo, hindi ka mapapatawad ng Diyos, no? At saka yung kabaligtaran din, kung kahit anong style ng pag-aatake ng demonyo. So kung hindi ka niya makukuha sa ano, sa despair na hindi ka napapatawa ng Diyos, atakihin ka na naman niya sa kabaligtaran na ay mabait ka. Hindi mo na kailangang magsisi. Huwag mo nang halongkatin yung mga lahat ng sisi na mga kasalanan mo na pagsisihan. At sabihin mo na lang, sorry Lord, tama na yon. Kasi yung magsasabi ka lang na sorry Lord, hindi po pwede yun. Isa-isahin mo talaga. Kailangan mong mag-examination ng conscience. Kasi may, kaya nga tayo ay nananalangin na ipaalam sa atin ng Holy Spirit yung mga nakatagong mga kasalanan na hindi natin alam para ating mapalabas at mahingan ng kapatawaran sa Diyos. Kasi kahit isang mortal sin lang na hindi natin mapagsisihan at mahingin ng pagpatawad ay madadala tayo sa impyerno sa walang katapusan, no? So sa ating katapusan sa ating buhay, lahat tayo ay bibisitahin ng sindak. Matutulungan tayo siyempre ng ni Mama Mary, ni Jesus, Holy Spirit, but with all the saints, especially with this saint who is the terror of demon. He will squash despair and he will lead us to peace found in Jesus. Si Saint si Venerable, di pa siya saint, si Venerable Mary of Agreda, isa siyang mystic, hindi pa siya na-canonize, venerable pa, on her way to process of canonization after ng venerable, magiging blessed, after blessed magiging saint na, no? So dinetalye niya sa kanyang diary in the City of God, the book City of God, nabasa natin sa kanyang si Saint Joseph ay native of Nazareth at saka he is a man with agreeable countenance, very modest and gentle in appearance. Okay. Related pala siya kay Mama Mary, si St. Joseph. Third degree na. So, third degree. At saka, hindi lang yan, si St. Joseph pala ay nasa linya ni, sa angkan ni Haring David. Okay. Si Mama Mary, ay si St. Joseph, nag-vow siya ng perpetual chastity habang buhay na pagiging virgin. Si Saint Joseph, according to the writing of Venerable Mary of Agreda, perpetual virginity. At sa kanya renew niya at pinagpatuloy hanggang sa kanyang pag-aasawa kay Mama Mary. At labis namang ikinisaya ni Mama Mary dahil pareho sila ng vow ng perpetual virginity. Kaya ang mga tanong, nagkaanak ba sila pagkatapos niya ng anak kay Jesus? Hindi. Because si hindi man natin mababasa sa Bible, pero sacred tradition says, no, with a private revelation according to Venerable Mary of Agreda, nag-vow si Saint Joseph ng perpetual chastity. Okay? Nangyari ang kanilang pagsasama at the age of 33 years old, si St. Joseph. Mas matanda si St. Joseph. No? So, another writing ni Mary Agreda na si St. Simeon, no, yung nagtanggap kay Jesus sa presentation of the temple, during the time, sa kanilang lugar,
si Mama Mary ay handa nang ipresinta kasi walang career woman dati. Lahat kailangang ipapares sa tao, no? So maghanap sila ng magiging asawan, future asawa ni Mama Mary. So lahat ng mga young people, young man na may posibilidad na pwede ipares kay Mama Mary, dinala sa templo, no? At saka binigyan ng stick, binigyan ng rod na tuyo, tuyo na stick. Okay? Ang nagbigay ng inspiration na gawin yan ay si Godfather din, no? So after a period of prayer, naghingi sila ng manifestation of the divine will na ibigay ang sign kung sinong napili na maging asawa ni Mama Mary. May tumubo na bulaklak sa stick ni Saint Joseph. Kaya kung makikita mo, si Saint Joseph ay may stick na may bulaklak kasi yung stick niya tumubo. Ibig sabihin, yan ang sinyales na siya ang pinili ng Diyos na maging asawa ni Mama Mary in the future. Huh? Okay. So, Saint Joseph is the perfect example of a pure man. Pure in thought, pure in heart, pure in body and soul. Yan, mga kakapatid, ang recipe ng spiritual warfare. Kung paano ka maging epektibo sa pagdigmaan, sa spiritual na digmaan, no? Kipag-away, you have to be pure in thought, pure in heart, pure in body and soul. Daig mo pa ang kung sinong mga tao nag-aral ng mga doctorate, magaling magdebate, magaling mag-lecture, lahat na hindi naman pure ang heart, hindi pure ang thought, hindi pure ang body and soul. Takot ang demonyo dyan sa pure. No? Those who have pure heart will see God. So, he is destined to be the most chaste spouse of Mary, most holy. So, in his hands lay the unenviable yet most exalted duty. Yes, the most exalted duty. Protecting the sacred humanity of our Lord Jesus Christ. Imagine, kung sa ano pa, parang bodyguard ka ni Jesus. No? Napaka, ano, yun nga, nagmamalaki yung mga taong bodyguard ni Mayor, bodyguard ni Congressman. Bodyguard ka dito sa lupa ng napaka-pangyarihang Diyos, the Alpha and Omega. No? Just imagine. So, kung siya ang pinili na maging bodyguard ng ating Diyos, ang sabi dito, ano kaya siya ka-powerful? What a formidable and powerful man Saint Joseph must have been, no? That God entrusted His only begotten Son to this man to protect. That's why he is really a terror of demons dahil sa kanyang mapakubaba na katangian. So kaya tinawag siya ng simbahan, binigyan siya ng highest veneration after Mary. Si Mama Mary ay ang, no, ang ating pag-venerate sa mga saint ay dulia, no? Ang venerate natin kay Mama Mary, hyperdulia, mas mataas sa mga lahat ng saints, no? Ang veneration natin kay Saint Joseph mababa konti before kay Mary, kaya tinawag na proto-dulia. No? Kaya tinawag nating proto-dulia. So may dulia, may proto-dulia kay Saint Joseph, mas mataas konti sa mga saints. Ang pinakamataas, hyperdulia kay Mama Mary. No? So, according to our sacred tradition, our Lord Jesus and Our Lady assisted Saint Joseph in his dying moments. Pero mismo si Jesus at saka Mama Mary na katabi niya nung siya ay mamatay, and ang kanyang kamatayan ay napakabanal.
walang hihigit na kung sino mang santo sa kanyang kamatayan sa pagkabanal. No? Surpassed in holiness by no other saint. His. Kaya tinawag si Jesus, si Saint Joseph also that patron of the dying. So sa mga malapit nang mamamatay, tawagin natin si Saint Joseph to help us from the attacks of the demon, to keep us from despair, no? So through the ages, the Catholic faithful lovingly prayed to him for the grace of a good and holy death. We can ask Saint Joseph na bigyan tayo ng holy death, no? So according to the tradition, Saint Joseph died at the age of 60 years, no? So yung promise, pag nagpray tayo kay Saint Joseph, lalo na yung litany of Saint Joseph, terror of demons, makakatanggap tayo ng signal graces. So pag may problema tayo sa mga problema sa mga chastity, no, yung iba hook up sa masturbation, pornography, premarital sex o immodesty, ask Saint Joseph. Kaya nga meron tayong ano eh, the cord of Saint Joseph. Tingnan ko lang sa tele. Ito. Okay, kuha pa ni Doc yung kanyang ano. Ito yung cord ni Saint Joseph. It is blessed by Father ano? Father Kabading, Winston Kabading, sa during sa aming seminar, is blessed. Itatali mo to sa hawak sa bewang mo, makakatulong to guard you against temptation, against chastity, no? So very powerful si Saint Joseph, kaya merong cord of Saint Joseph, no? May special blessing dito, special prayer. And then he shall not be conquered by temptation of the senses. Ito pang another promise, graces to deliver them from sin. And then, bibigyan siya ng, to obtain, kung gusto mong mag-devotion kay Mama Mary, may nahihirapan ka, tutulungan ka to obtain a true devotion to the Blessed Virgin. And then, fourthly, they shall have a good and happy death. Yung, di ba, ang sarap ng mamatay ka na happy death, at saka, yung malalaman mo kailan ka mamatay, bibigyan ka ng signal ni Saint Joseph. No? Para makapag, ano ka, prepare. And then, defended against the assaults of Satan. Ang iba, may mga nagtetestimony, may na, malapit na mamatay, they are in horror, no? Takot, na pinapawisan, na natatakot, no? Then, fifth promise is, you will be delivered from bodily sufferings and shall find help in their afflictions. Sixth promise, kung wala kang anak, matutulungan kang magkaroon ng anak, no? Blessed with offspring. And then seventh promise, the demon shall have extreme dread for the glorious name of Saint Joseph. Okay. Yung litany, pag pinray mo yan, automatic mabibigyan ka ng partial indulgence. Pero ngayon, lalo na ngayon, because this is the year of Saint Joseph, from December 8, 2020 up to December 8, 2021, no? The use of the litany of Saint Joseph has been among other prayers to Saint Joseph enriched with plenary indulgence. Makakatanggap ka ng plenary indulgence pag sinamahan mo ng usual condition like nag-confess ka, Holy Communion ka, nag-pray ka ng intention of the Pope, and you are detached to all sin including venial sin. Plenary indulgence meaning tanggal lahat ng inyong temporal punishment. Pag namatay ka ngayon, diretso langit, wala nang purgatorio. Yan ang plenary indulgence. Okay. So, ito yung last slide natin. Ito yung prayer to Saint Joseph. So, after the prayer, babay na tayo. So, ito na rin yung closing prayer natin. So, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, terror of demons, cast your solemn gaze upon the devil and all his minions, and protect us with your mighty staff. You fled through the night to avoid the devil's wicked designs. Now, with the power of God,
Smite the demons as they flee from you. Grant special protection, we pray, for children, fathers, families, and the dying. By God's grace, no demon dare approach while you are near. So we beg you, always be near us. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye mga kapatid. Brother Jendo, thank you. Dito lang tayo. See you next week.